Narito ang aking tinapas. Ito yung likod. Mas malalim ang uka niya kaysa sa harap. Ito yung likod. At ito naman yung harap. So, ang gagawin ko ngayon ay ang shorts na free size pang lalaki. Kasi yung pambabae ay medyo maiksi hanggang dito. So, ito ay pang lalaki. Free size ang sukat niya. Pero, kung babasehan sa size ng waistline, ito ay kaka siya sa 28 inches hanggang sa 34 inches. Yung may waistline na ganon, pasok siya. So, ito yung tinambas ko. Papakita ko sa inyo kung paano ko ito gagawing shorts. Dalawang piraso ang harap. Ayan. Magkasaklob. At dalawang piraso din ang likod. Magkasaklob. Palagi ng pagkapag magugupit ay dapat dalawang piraso ang harap, dalawang piraso ang likod. At lagi siyang nakasaklob, nakaganito, pag tinatapas para parehas ang sukat, parehas ang haba. Hindi ka magkakaproblema na tatabingi dahil magkasaklob silang tinabas. Meron ding tinabas para sa bulsa, dalawang piraso at dalawang piraso din dito. Ito yung kaliwa, ito yung kanan, at ito, ilalagay ito dito. Para pag nagdukot ng bulsa, ay hindi makikita itong puti, kundi ito ang lalabas. Ito na yung harap. Kung mapapansin, ang harap ay mababaw ang uka rito. Mababaw ang uka, ayan. Mababaw siya. So, ibig sabihin ito ang harap kasi ang likod ay malalim ang uka. So, hahanapin yung tagiliran. Magsusukat ng 2 inches galing dito sa baba. Halimbawa ito, 2 inches. So, ayan, 2 inches siya. Dito, maglalagay ng nuts. O pikete o kaya gupit para sa bulsa. Ayan, may gupit. At magsusukat rin, kumo ito ay pang adults, so ang sukat ay 5 inches ang buka ng bulsa. So galing dito sa 2 inches na yan, susukatin nyo ng 5 pababa. Maglalagay din ng gupit, ng ganyan, gupit. Ayan, ito ay para sa bulsa. So anong gagawin dito, paano gagawing bulsa ito? Ito na. Ganito ginagawa ang packet. Apat na piraso siya. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yung dalawa, lalagyan ng tela na kasing kulay ng shorts. Ito yung shorts, kasing kulay niya. Tatahiin dito. Na. Kailangan ito ay may tahi din dito. Ayan, kasi pumapaypay. Tatahian din dito para lumapat.
pwede lang naman tong retaso, itong para sa bulsa, pwede lang mga retaso. Hindi mo kailangan gumupit ng bago sa malaman. So, pwede niyo yung mga retaso. Ngayon, natapalan ko na yung tela. Ganito siya. Oh. So, ganyan siya. Ngayon, isa-set aside natin kasi mamaya pagagamitin. Yung may pikete o kaya yung may gupit, ganyan, ilalagay sa ilalim yung isa pang pambulsa. Yan. So, magsosobra dito ng mga kalahating pulgada. Tatahian sa loob ng gupit. Hanggang doon sa may gupit din siya. Kaya ang tahi ay gupit sa gupit. Gupitin muna ng sigurado. Dublihin ang gupit kasi ang nagupitan pa lang naman ito yung nasa ibabaw. Yung sa pambulsa hindi pa. So, gugupitan ulit ng paganito. At saka babalik ka rin ng ganyan. Yan. Ganito. At tatahian sa ibabaw. Tulad nito. Kailangan ilak para hindi matastas. Ibabak stitch. So, ito na siya. Ayan na siya. Oh, ito na yung bulsa. Kukunin na pantakip yung knife prep kanina na ganito, may tela. Yan yung pampare sa bulsa, sa pangilalim. So, igaganyan siya. Makikita nyo na wala yung puti. Ito ang lumabas. So, ipapares mo sa ganyan. Tatahiin siya sa ganito, sa gilid. Ilalapat. Pero huwag niya isasagad to sa ilalim kasi i-overlock pa yan o tatahiin pa yan. Ganyan siya. Ayan, yung bulsa. Ayan yung bulsa. Ayan. Pag dinukot mo ng ganyan, bulsa siya. Ayun, para hindi lumusot yung kamay, syempre, isasarado yung likod, yung loob. Isasarado siya para hindi lumusot yung kamay. Ngayon, tapos na yung kanan. Ang gagawin naman ngayon ay harap na kaliwa. Sa kaliwa. So, tapos na to. Sa kabila pa lang to. Ayan, ito na yan. Dudukutin. Ayan. Dukot ng ganito. So, ito ay 1/4. Ang top stitch dito ay 1/4. Kalimitan 1/4 ang ginagamit dito. Ganyan. So, gagawin naman natin yung kabila. Tapos na yung kabila. Kaliwa't kanan. Pareho na siyang tapos. Ayan. Dalawang packet na to. So, kanan at saka sa kaliwa. Ngayon naman ang gagawin ay kukunin yung likod.
kukunin yung likod. So hahanapin yung taas. Ito yung parating taas. Yan. Mumula dito. Ito yung gilid. So ito yung gilid. Hahanapin din yung harap nakatakip. Ito rin yung gilid. Ito rin yung gilid. So ilalagay siya diyan ng paganyan. Tatahiin siya rito, gilid sa gilid. Yung hindi magsasarado yung bulsa. Eto na. Ayan na ang itsura niya. Ayan. Dudukotin na siya ng ganyan. Eto yung harap. Eto naman yung likod. Pag sinuot siya ng ganyan, dudukot dito. O ganun. Ang tawag dito ay side seam pocket. Side seam pocket. Maraming uri ang pocket. Ito yung side seam pocket na tinutukoy. Ganyan. Ang tawag dito ay side seam pocket. Ngayon, kakabit ko na naman yung isa pa. Kasi ito isa kanan lang. So, yung sa kaliwa, kanina, nasa ibabaw yung harap. Ngayon naman, nasa ilalim ang harap, nasa ibabaw ang likod. So, gilid sa gilid, ganun ulit ang tatahiin natin. So, ayan, iingatan lang na huwag mahagip o maisarado yung bulsa. Ito naman yung isa pa. Ayan, kaliwa na to. Ayan, sarado. Hindi lumulusot yung daliri ko. Okay. So, ito na. Pagkagaling sa gilid, yung crotch naman, upundya ang tatahiin. So, likod sa likod, harap sa harap. Ganun ang mangyayari. Ito. Ito yung likod. At ito naman yung harap. So, ito yung harap, mababaw ang uka. Yan. Tatahiin yung harap sa harap at likod sa likod. Bulsa. Babalik ka rin natin para makita. So, ayan. Ito yung shorts. Ito yung bulsa. Ayan. Ngayon, isasarado ko na yung crotch. Ito yan. Yung crotch, sasarado ito, tatahiin dito, pupunta doon. Ngayon, kailangan kong i-overlock yung pocket para mas matibay siya. Hindi mawawala ng pera agad yung suot dito kasi nakadoble yung tahi. Nakadoble yung tahi. May single na meron kong overlock. Ngayon naman ay yung kabila pa.
tapos na yung bulsa. Ngayon naman ay yung gilid. Ito, dito. Side close, ang tawag dito ay side close. Sasarado yung gilid. Ayan, tapos na. Tapos yung kabilang gilid. Ayan. Yung kabila naman, hindi pa. Sasalang ko yung kabila. Tapos na ang kabilang gilid. Ayan. Malaki sa yung shorts eh. Malaki. Tapos ngayon naman ito ay ang crotch o yung punja. Ayan. Tapos na. Ito ang tape na nilalagay sa laylayan. Merong nabibili nito, pero medyo may kamahalan. Kaya ang ginawa ko, nagtabas na lang ako ng puti na mga, ang sukat ay mga 2 pulgada ang lapad. Tapos, ang ito naman na nakatiklop siya kabilaan gilid, inilapat ko. Ang sukat niya ay 5/8. So, ito ang kinalabasan niya. Nagtahi na lang ako ng navy blue, pwede rin yung black. Itatahi sa puti. Yun ang ilalagay sa laylayan. Ayan, mahaba siya. So, kinabit ko rito. Kinabit ko rito. Kinabit ko rin dito. Ito na yung kinabasan niya. Ngayon, ikakabit ko na siya. Ito yung laylayan. Ayan. Ito yung laylayan. Dito siya ikakabit. Kailangan dito sa wrong side. Pataob ng ganyan. Sobra ng konti ang paggupit. Ayan. Sobra ng konti. Mga kalahating pulgada. Huwag isasagad ang gupit. Naputol na. Ngayon, babalik ta rin ng paganito. Ayan. So, kailangan magpasada dito. Ikabit ko na yung kabila dito. Ngayon naman ay kailangan tiklupin ang puti ng paganito. Pero kailangan pag tiniklop, may lalabas pa rin na puti dito. So ipapasok yung dulo ng paganyan. At tatahin ulit dito. So kailangan ko magpalit ng sinulit kasi ang nakalagay ay black. Hindi pwedeng tahian ng black yung puti. Papalitan ko ng puti. Ngayon, ilalapat ko na yung puti. Ito na yung laylayan. Ayan, naikabit na. Ayan, 2 laylayan naikabit na. Ngayon, isasarado na ang crotch ng paganito. Yan. Tatahiin na siya simula dito hanggang dito. Thank you.
So, kailangan kang lumipat ng overlock para madoble siya. Balik ako dito sa overlock para sa punja. Ito na yung shorts. Ito na yung bulsa. Sarado na rin dito. Ito na yung laylayan. Ayan. Dito na rin yung laylayan. So ngayon ang gugupitin ko na lang ay ang garter. Ganito ako kung magputol ng garter. Lalatag ko muna yung shorts. Susukatin ko yung garter mula dito papunta dyan. Papunta sa kalahati. Lagpas ng kalahati. Dito ako puputol. Ayan. Lagpas ng kalahati. So hanggang dito siya.